What's up? Ayan, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano linisin itong malaking isda na ito. Okay, yellowfin. Para gawin natin kinilaw or sushi. Okay, pasok! Intro! Okay guys, so simulan na natin. Una, gagamit tayo ng chopping board. Okay, and make sure yung ating knife ay sharp. Okay, para ma-easy natin siyang kukunin yung white meat. Okay, para gawin natin kinilaw. Okay, so tuturuan ko kayo ganito lang guys. Una, dito tayo magsimula. Okay, so para makuha natin yung ano, para makuha natin yung laman. Okay, so guys, ito guys ay double purpose. Pag nakuha na natin yung meat, yung ulo at saka yung black meat ay pwede nating gawing tinola. Okay, ayan na yan guys, napaka fresh. Okay, tabi muna natin at kukunin natin yung sa bandang kabila. Sabili lang guys. And make sure guys, ulitin ko, dapat matalas or sharp yung inyong mga kutsilyo na ginagamit para mas easy at mas madali. And ang kagandahan nito guys, itong yellowfin na ito, napaka fresh. At saka makakagawa din kayo ng kinilaw. Okay, so may laman pa naman siya. So iset aside lang natin ito. Guys, ay pwede natin gawin tinola para sa sinaboyan mamaya. Okay? So, una, natanggalin lang natin itong ano na ito para matanggal yung skin dun sa kanyang pinakamit. Okay, dahan-dahanin lang natin yung ganyan. So, hindi yan easy lang yan matanggal guys, kasi makapal yung balat nitong ano, yellowfin. Okay? So, mas madali natin makuha yung kanyang meat. Okay, so, syempre, hindi tayo professional. So, medyo, hindi ganun ka-easy. Okay, so, natanggal na yung meat guys. So, ito, meron pa siyang tanggalin na lang natin para maganda at malinis. Ingat-ingat tayo guys dahil matalas ng ating. Ayan, matanggalan natin. Tingnan yan. Ngayon guys, kita naman natin yung black meat na portion na ito. Iliwalay natin yung black meat. Kukunin natin yan kasi magagamit pa naman natin yung para pansabaw. Para ang makuha natin ay yung pure na white meat lang. Okay? Black meat ay hindi naman masasayang kasi gawin natin pang sabaw. Okay, so ayan siya guys, nahiwalay na siya dun sa black meat. Then kukunin natin yung black meat para pure na red yung ano. Simple lang yung pag slice, hatiin mo lang sa gitna. Meron na tayong white galing muna natin yung dito mga
tinik pala, buto. Para sigurado. May tayong mga tinik. So guys, kanina, pinakita ko sa inyo, tanggalin mo muna yung ito naman na ibang style, ibang strategy kung paano natin iwala yung meat dun sa kanyang skin. Okay? So, hindi muna natin tinatanggal yung kanyang skin. Nandiyan pa siya. Dito tayo guys. Okay? I-slice na natin at simula dito sa kanyang black meat. Okay? Ito din ay ibang paraan. Okay? Pagkatapos nyan, then, dahan-dahanin muna siya. Kinukuha na lang natin yung white na meat ng fish, okay? So hindi na natin siya hinihiwalay pati yung sa black meat niya. Okay? So dalawang klase guys, okay? So nandiyan pa yung black meat, nahihiwalay na natin yung ano. So meron pa siyang konti. So tanggalin natin para hindi siya malangsa. Okay? So ito naman ay hindi masasayang dahil mapupunta siya sa
So, as per madam, mas lalong masarap daw ito kapag ka merong suwa. Suwa. Suwa, ayan, suwa sa Cebu. Yan, actually, hindi ko siya masyadong familiar yung suwa kasi sa amin sa Davao, suha is, tawag nito yung pomelo. So, suwa pala yung, ano, yung color green. And dito guys, oh, yan, so wala kami nun. So, okay lang, kinilaw pa din yan. Okay. So, dayak, dayak pala ang tawag ng guys, suwa. Or dayak. Or green lemon. Guys, so, tiki man. Okay. Start. Okay guys, so thinking man time. So ito na guys, so tapos na siya. Titingnan natin yung lasa, yung anghang, yung asim. Okay? So start tayo sa... Isahan niya. So magtikim tayo. Lagyan ko ng sabaw na merong meat. Okay? Bye-bye!